Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw namin tagapagpakinig. Muli, narito na po ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Angie dito sa ating dulang. Talagang mainit ang ulo ni Lisa sa atin. Kaya sinabi niya kay Aris na hindi raw niya ako isasama sa mga nakukolekta niyang babae at nobya. At sa pagdaraan ng mga araw, ay sinagot ko nga si Roger at nagkataon na umuwi siya sa kanilang lugar. Pero hindi na nakabalik si Roger sa akin dahil may nangyari. Pinikot siya ng isang babaeng may gusto sa kanya at hindi na siya nakaiwas. At hindi naman ako masyadong nasaktan dahil hindi naman nagtagal ang relasyon namin ni Roger. At dinagtagal nga, ibinalik na naman ni Aris ang pagbibiro niya sa akin at yun ang kinaiinisan ko sa kanya. At minsan ay Angie, anak, bakit ka ba nagkukulong dito sa bahay? Huwag mong iyakan ang nangyari sa inyo ni Roger. Talagang ganyan sa relasyon. May magtatagal at may hindi. Hindi naman niya ginusto ang nangyari. Inay, hindi naman si Roger ang dahilan kung bakit naiinis ako. Eh, kung hindi si Roger ang kinaiinisan mo, eh sino? Eh, bakit ganyan ang itsura mo? Naiinis po ako kay Aris. Wala nang ibang ginawa, kundi inisin ako. Ay, bakit? Ang ibig mong sabihin? Naliligaw na naman sa iyo? At ano ang kinaiinisan mo? Yun nga po, inay. Lagi niya akong inaasar. At ang dami-dami niyang sinasabi sa akin. Hindi ko naman po siya maintindihan. Ewan ko ba? Kung maniniwala ako sa mga sinasabi niya, o hindi? Malalaman mo naman kung totoo o hindi ang panliligaw niya sa'yo. Meron ba siyang aasahan sa'yo, anak? O wala? Kwan po, inay. Ay, sabi nga ninyo, habang may buhay, ay meron pong pag-asa, di po ba? Kung gadon, sa ganyan salita mo, talagang meron aasahan sa'yo si Aris. Kaya, alam ko na. Araw-araw na lang pinapayuhan ng sarili na kaya ko pa lahat, pwede pa magagandang oo, inaamin ko na meron na rin akong pagtingin kay Aris. At, pero hindi ko naman masabi sa kanya kagad. Sabagay, baka sabihin niya na madali lang sa kanya na malin ko siya. Sabagay, minahal ko rin si Roger kasi walang problema kay Roger sa ugali niya. Isa siyang matino at seryoso. Kaya lang, hindi na niya natupad ang pangako niya. Dahil napikot nga siya. At si Aris naman ay laging dinadaan sa biro ang panliligaw niya. Kumusta lang, mahal ko? Angie, huwag ka mag-alala. Hindi ka naman lugi. Kahit ang dami ng babaeng may gusto sa akin, kasi iisa lang naman ang mahal ko. Ikaw lang yun, Angie.
Ikaw lang. Lagi na lang sinasabi sa akin yun. Lagi rin niyang idinadaan sa biro. Paano kung niniwala sa kanya? Hindi siya magseryoso sa lahat ng bagay. Kahit sa panliligaw. Bahala siya. Hindi ko naman sasagutin para madala sa kanyang ginagawa. Hindi pa nagtitino. Ginawa ko nang sinagot ang kanyang kuya para sa ganun eh, maalala niya na mali ang kanyang ginagawa. Ano kaya ang palagay niya sa sarili niya? Sinisimulan na naman ang pagbibiro niya sa akin. Paano kaya titino ang aris na yun? Ano ang dapat kong gawin sa kanya? Ano kaya? Anak, merong nagpadala sa iyo ng bulaklak. Ito, Isang dosena na roses at nanggaling kay Aris. Salamat po, Itay. Milagro. Nagpadala pa ng Aris na yun sa akin ng bulaklak? Ano kaya ang nakain niya? Nagyayabang na naman siya, Itay. Anak, meron lang akong itatanong sa iyo. Sinagot mo na ba ang aris na yun? Ha? Naku, hindi pa po, Itay. Hindi pa. Bakit po? Pero bakit? Dahil ba sa kapatid niya, si Roger? At hanggang ngayon ay hindi mo pa nakalimutan? Ganun ba? Hindi naman po, Itay. Yun pala eh. Matagal na rin nanliligaw sa iyo si Aris. Kung ang pinoproblema mo ay dahil marami siyang nililigawan, natural lang yun sa isang lalaki. Pero sa aking palagay ay tapat naman si Aris sa iyo. Paano niyo masasabi na tapat siya, Itay? Ang daming babae ang pinapatulan niya. Alam ko yan, kasi lalaki din ako. Alam mo ba na hindi rin ako gusto noon ng nanay mo dahil marami rin akong nililigaw. Kaya hindi maniwala ang nanay mo na siya ang minamahal ko. Dahil sa kinulit ko noon ang nanay mo sa loob ng 3 taon na panliligaw ko, kaya sinagot din niya ako. Alam mo ba, lagi ko rin sinasabi sa kanya na siya lang ang nag-iisang babae dito sa puso ko. Ha? Ang ibig niyong sabihin, Itay, ay paliker rin kayo? Oo, anak. Pero noong sinagot na ako ng nanay mo, hanggang ikinasal na kami, hinding-hindi na ako ng babae. Pinatunayan ko sa nanay mo na siya lang ang babae sa buhay ko at nag-iisa siya dito sa puso ko. Naman, friend. Wala ka pang boyfriend hanggang ngayon? Alam mo naman, meron akong nobyo. Baka malapit na rin kaming magpakasal. Ewan ko ba? Parang natatakot na akong magmahal. Baka mawala na naman siya. Bakit ganyan ang iisipin mo? Kailangang subukan mo. Ipaglaban mo naman na hindi lahat ng pagkakataon ay matatalo ka. Isipin mo ay ang iyong sarili na dapat ay may makasama ka habang buhay at may magmamahal sa'yo. Hindi ko pa yan iniisip sa ngayon, friend. Gusto ko munang limutin ang nangyari sa relasyon namin ni Roger. At kung may matagpon ako na tapat na magmamahal sa'kin, siguro bubuksan ko pa rin ang puso ko
para magmahal muli. Huwag kang matakot na subukan uli ang magmahal. Mahalin mo, baka ang lalaking yun ang para sa'yo. Kaya friend, pakinggan mo naman ako. Pakinggan mo ang payo ko sa'yo. Pwede ba? Oo na, para hindi ka magtampo. Alam ko na ang iniisip mo, ang aking kapakanan. Kaya, pag may naligaw na tapat ang hangarin niya sa akin, ay sasagutin ko na. Salamat naman, friend, kung susundin mo ko. Kasi, kawawa ka naman kung wala kang asawa at anak. Isipin mo na hindi habang buhay na nandito na aalalay sa'yo ang iyong mga magulang. Kaya mag-isip kang mabuti at huwag mong damdamin ang nangyari sa relasyon ninyo ni Roger. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Sandali lang, nariyan na. Magandang gabi sa'yo, Angie. Bulaklak pala sa'yo. Ikaw pala, Aris. Salamat. O, sige. Pumasok ka dito sa loob. Baka sisigaw ka na naman. Ay nakakahiya sa mga kapitbahay. Salamat, Angie. Pero huwag ka namang magalit sa akin, oh. Hindi naman, ah. Bakit? Anong akala mo? Galit ako? Bakit? Meron ka bang ginawang kasalanan? Wala naman akong alam, pero yung pakikipag-usap mo kasi sa akin, eh, para bang ayaw mo lang makita, eh. Gusto mong malaman kung bakit ganito ako sa iyo? Dahil sa ginagawa mong pagyayabang sa akin at idinadaan mo sa biro ang panliligaw mo. Hindi kita binibiro, Andy. Bakit hanggang ganyan, eh? Hindi mo kasi pinaniniwalaan na ikaw lang talagang mahal ko. Alam mo ba, Andy? Nanasaktan ako. Nang si Kuya Roger ang piliin mo, hindi ako. Hanggang kailan mo ako pahihirapan, Angie? At patutunayan ko sa'yo na tapat ang pagmamahal ko sa'yo. Ewan ko, Aris. Hanggat hindi ka nagbabago, ay wala kang aasahan. Sige, sabihin mo sa akin kung anong dapat kong gawin para patunayan ko sa'yo na tapat ang pagmamahal kong iniaalay ko sa'yo. Okay. Ipapaliwanag ko sa iyo ang gusto ko para maging matino ka at maging seryoso ka sa panliligaw mo sa akin. Sige, ipapaliwanag ko sa iyo. Pakinggan mong mabuti. Alam mo ba yung anak natin? Naging suplada siya kay Aris. Narinig ko yung pag-uusap nila. Eh, ganun lang yun. Dahil hindi pa niya nalilimutan ang nangyari sa relasyon nila ni Roger. Pero alam ko, sa darating na panahon, ay makikita niya na tapat ang pagmamahal ni Aris sa kanya. Eh, siguro, sinusubukan niya. Kung makakapagtiis si Aris, at hindi susuko sa panliligaw kay Angie. Eh, sa palagay ko naman ay, talagang matyaga si Aris sa panliligaw niya kay Angie. Eh, pero bakit hindi nakikita ni Angie ang ginagawa ni Aris? Eh, huwag naman natin napilitin na gustihin si Aris. Eh, siyempre, hindi rin malimutan ni Angie ang ginawang pagbibiro sa kanya ni Aris noon. Baka bumabawi si Angie kay Aris. Kaya ganyan, tinatarayan niya si Aris. Pero hindi niya dapat gawin yon para hindi makaisip ng masama sa kanya. Ay alam mo, mahal, ganyan din ang nangyari sa atin noon, di ba?
ang tagal bago mo ako sinagot. Pero pinatunayan ko rin ang tapat na pagmamahal ko sa iyo. Buti naman at nagbago ka. Kung hindi, sana iba ang tatay ni Anje. Ay, sana maging maayos na ang pakikitungo niya kay Ares. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. Nandito na naman ako. Magwawalis sa harapan. Ang daming wawalisin na tuyong dahon. Pero wala akong magawa. Dahil ako lang ang kasama ni na itay at inay dito. Kaya sisimulan ko na ang maglinis dito sa harapan. Anji, magandang araw sa iyo. Sana hindi ako makaistorbo sa ginagawa mo. O kaya ako na lang magwawalis para hindi ka na mapagod. Talaga? Gagawin mo yun? Alam ko naman. Wala kang alam ng trabaho o ginagawang trabaho sa bahay ninyo. Eh, siyempre iba naman dito, no? Kahit mapagod ako, basta para sa'yo gagawin ko. Para patunayan lang sa'yo na handa kitang pagsilbihan. O, sige na nga. Magwalis ka. Para mabanat naman ang mga buto mo. Kasi wala kang ginagawa sa bahay ninyo. Mas mabuti kung tulungan mo ako. Para madaling matapos ang pagwawalis ko. Okay, mahal. Lahat ng trabaho dito sa bahay ninyo, tutulong ako para matapos agad. Maganda yung naisip mo. Sige, payag ako. Para mapag-aralan mo ang mga trabaho sa bahay. Kung mag-aasawa ka na, ay alam mo ang tumulong sa gawain bahay. Oh, sige pala. Masan yung walis ninyo? At maglilinis ako rito. Pagkatapos ng paglilinis, ano na naman ang susunod na gagawin natin, mahal? Mahal ka dyan. Simulan mo na ang magwalis. At pagkatapos, ay maglalaba tayo. Ayos ba? Minsan ang isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Ano? Ginawa mo sa kanya yon? At sinunod ang lahat ng utos mo? Oo, friend. Kaya tuwang-tuwa ako. Dahil hindi pala siya mahirap kausap. At siya naman ang nagkusang loob na tulungan ako sa mga gawaing bahay. O, di mabuti nang mapag-aralan niya yon. Para pag mag-asawa na kayo, ay hindi ka mahirapan. At kaya niyang gawin kung sakaling manganak ka. Oh, ikaw naman. Anak, agad ang inisip mo. Hindi ko pa nga siya sinasagot eh. Talagang pinahihirapan mo si Aris, ha? Baka magsawa yun at iwanan ka. Gwapo yata siya. Maraming babae ang magkakagusto sa kanya. Kaya tama na yung ginagawa mo. Nakabawi ka na sa kanya. Okay, friend. Sa susunod na pagbisita niya, ay sasagutin ko na. Para hindi na siya maagaw sa akin ng iba. Bakit, friend? Meron ka na bang nararamdaman? Mahal mo na rin siya? Ay, dali yan, friend. Para hindi ka magsisi. Kung lagi mong pinaghihintay, baka mawalan ka pa. O di sayang? Oo nga eh. Naiisip ko na rin yan. Ang dami na ng sakripisyo. Pero kahit ganun ang pagpapahirap ko sa kanya, ay hindi siya sumusuko. At talagang gagawin niya yun kung talagang mahal niya ako. Huwag ka nang pakipot, friend. Para makahigop na kami ng mainit na sabaw at mamantikahan naman tong nguso ko. Huwag mo nang isipin. Basta meron kang konting pagmamahal, ayos na yan. Oh, anong decision mo, friend? Ano? Thank you.
Sagutin na kaya ni Angie si Aris? Mga kaibigan, huwag ninyong kalilitaan bukas ang pagpapatuloy at huling yung to ng liham kasaysayan na ipinadala ni Angie dito sa ating dulang Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert De Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines.